guys, ito. Kwentuhan na naman tayo habang kumakain ako. Ito yung ulam ko ngayon. Ano siya? Manghang. Ano siya? Anong tawag nito? Alimasag. Yan o, alimasag siya. Then, inaluan ko ng manok. Tapos, ano pala? Yung, ano siya? Maraming sili. Yun. Maraming sili. Try ko lang kung kaya ko sobrang amhang. Pero masarap siya. Okay lang, sobrang amhang. Amhang talaga siya. Naghugas ako ng kamay, ha. Ito siya, Tara! Hindi ako kaya masyadong marunong kumain ng alimasag. Pero, siya masarap, mukhang masarap talaga. Masarap talaga. Maanghang. Kakamayin ko na nga. Naghugas naman ako ng kamay, ha. Masarap kasi ang alimasag kasi malaki siya. Anghang pala. Sobrang anghang. Dami ba naman sili? Ito ang buhay ng katulong. Buhay ng kunyang. Akala nang hindi nakaranas ng mga abroad, no? Masarap. Akala nila, ayahay. Masasabi lang kasi nung iba na lalo na yung mga di pa nakapag-abroad, di pa nakapamasukang katulong sa ibang bansa. Sabi lang nilang, ayahay kasi abroad, pero hindi lang nila alam gano'ng kahirap. Gano'ng kahirap sa abroad. Dito lahat madadanas mo. Hindi mo, kung meron kang hindi nadadanas kung nasa Pinas ka, dito madadanas mo. Halimbawa, nandiskarte sa pagkain. Kasi hindi naman lahat ng ano, hindi naman lahat ng magiging ano mo dito, magiging amo mo dito, swerte ka. Hindi lahat ng amo mo dito, hindi madamot sa pagkain. Merong swerte, merong malas din. Kaya, matututo ka ditong sarili mong diskarte para hindi ka magutom. Para
sarili mong diskarte, paano mo gagawin yung trabaho mo na kahit gaano man yung katambak ang trabaho mo, diskartehan mo para makapagpahinga ka. Pero ako, sa awa ng Diyos naman, wala akong problema dito sa mga ano ko. Wala akong problema dito sa mga amo ko. Problema ko lang dito, minsan na inaayawan ko kasi ayaw nila akong palabasin. Hindi nila ako pina-weekly off. Dito lang ako lagi, 24/7. 24/7 paikot-ikot, 24/7 dito lang. Laba, linis, plancha, laba, linis, plancha, laba, linis, plancha. Yun ang trabaho ko araw-araw. Ako nung may daily routine, laba, linis, plancha. Kasi wala kasi akong ano, wala kasi akong alagang bata. Pero ako naman, mas parang mas gusto ko pa yung may alagang bata eh. Kasi bakit? Sabi may alaga kang bata kasi, lalo na pag may pasok, pasukan, nakakagala ka. Nakakalabas ka. Tapos, halimbawa, pag may activity yung alaga mo, ihahatid mo. Pwede mo iwanan muna doon. Tapos, balikan mo kung, halimbawa, 2 hours, ang ano niya, ang lesson niya. O, iwanan mo muna siya doon. Tapos, gumala ka. Saka mo lang siya balikan before matapos yung time niya. Ito lang kasing mga aswang ko, overprotective lang kasi itong mga to. Iwan ko ba? Ayaw nila akong palalabasin kasi delikado daw. Kasi ang virus daw ngayon, napakadelikado. Pero sila naman, araw-araw lumalabas. Tapos minsan pa, nagdadala pa ng bisita. Saan ang hustisya niya? Saan ang hustisya niya na? Sabagay, okay na rin kasi nasanay na rin ako ng isang beses lang ako pinapalabas isang buwan eh. Sanayan lang din kasi. Tsaka dito, masasabi ko, swerte na rin ako sa kanila kasi hawak ko oras ko. Kung sa hawak ko ang oras ko, wala sila lagi. Araw-araw sila kasi, araw-araw kasi sila lumalabas. Araw-araw sila pumapasok. Tapos, pag nandito man sila, pag halimbawa holiday nila, andito sila, mag-ano lang din yun, maghapon tulog, gigising lang yun, babangon lang yun, kakain, tapos, pagkatapos, tulog na naman. Ganun, ang ano nila. Kaya, yan din ang isang naanuhan ko dito. Sa pagkain, wala akong problema talaga sa pagkain. Ako lang ang tamad minsan kumain, tamad magluto kaya. Minsan ang tinitira ko, noodles. Kasi madali lang iluto. Pero hindi ko yun araw-araw naman yung noodles ha. Kasi masama di araw-arawin yun. Tapos minsan kasi lagi kasi silang may stock na mga seafood dito. Kaya ginagawa ko minsan, nagsasabaw ako na luto sa amin yung lutong probinsya, lutong Bisaya ba? Yung sa amin pa, kung tatawagin namin, tinolang isda. Lagyan ko lang ng ano yan, lagyan ko lang ng sibuyas, tapos luyan, pakuluan. Tapos kung ano yung gulay na available, dahon. Yun ang ilalagay ko. So na tapos. Tapos iluto. Higop na naman ang sabaw. Tapos lagi ko na maraming sili kasi mahilig ako sa maanghang eh.
Para kasi sa akin, appetizer ang maanghang. Ang igas. Hindi ko siya mano. Matigas. Anghang. Sarap kasi sa kumain. Pag nagkakamay. Ganito kami mga Bisaya. Hindi ko nilata. Pero sa amin kasi, lalo pa naka-uwi ako ng probinsya. Nako, sigurado yan, laging kamay. Tapos ng ulam. Lalo na kapag ang ulam, tuyo. Inihaw o sinugba. Inihaw o sinugba para naman. Inihaw o pinaritong tuyo. Tapos sausa mo yan sa ano. Sausa sa suka na maraming sili. Naku, sarap ng kain na. Kahit yun lang. Tapos ang kanin pa namin eh. Kanin pa namin yung mais. Bigas na mais. Sarap nun. Namimiss ko tuloy. Mahirap lang naman kami. Sanay ako sa hirap kasi mahirap lang kami. Laking mahirap ako. Tsaka sanay ako sa sakahan. Nung araw, kami kasama mama ko, papa ko, tapos yung kapatid ko, mamugasan, magtatanim ng mais. Mamugasan, tapos tatanim ng palay, tapos mangibutan og binggala, balinghoy ba? Balinghoy, tapos yung ano, medyo marunong ako mag-araro kaso lang hindi ako pinapaano ng papa ko ng araro. Kaya lahat ng uri ng ano saka alam ko. Kasi nang pag hindi kami kumakayod kasi hindi kami makakain. Tuwang-tuwa na nga kami noon pag ang bigas namin ay palay eh. Mahirap ang buhay, pero masaya. Masaya sa amin, di bali nang naghihirap, basta sama-sama ang buong pamilya. Sama-sama nagdadamayan. Yun ang ano. Naka-advantage lang doon. Kahit mahirap, basta masaya, sama-sama ang buong pamilya. Kaya, mahirap sa abroad. Sabihin lang ng iba eh. Abroad, marami ng pera. Nako, hindi lang nila alam. Marami ng pera. Hindi naman hawak kasi nasa resibo. Bus, puro pa utang. Hindi ko siya mabuksan kasi ang tigas. Hindi kaya ng powers ng ngipin ko. Mamaya pupukpukin ko 'tong kasi sayang eh. Tigas talaga. Anghang. Ay! Tapon ang ano ko. Mas maano daw kasi 'to. Sabi ng amo ko, better to drink tea than to drink soft drinks. Pero
Masarap pa rin ang ano. Masarap pa rin ang soft drinks. Wala na, taob na. Taob na kanin ko, pero ito talang hindi ko mano. Kasi ako marunong kumain ng ano, hindi ako marunong mag-ano ng alimasag, kaya sinisip-sip ko na lang. Manghanga pero masarap ang sabaw. Simot-simotin. Sayang. Kasi lagi lang kasi pinapaalala sa akin ng mga amo ko, mga aswang ko na. Di baling maubos ang pagkain. Di baling na ubusin ko lahat yung pagkain. Basta wag na wag akong magtapon. Yun lang daw. Kasi hindi naman sila na gano'n. Kasi silang problema sa pagkain. Mas gusto pa nga nilang mas gusto pa nga nilang yung ano nila na kakain, ayaw nila nang ma-stuck ng ano, ayaw nila ma-stuck ng matagal. Pero yun nga lang, yun nga ang lagi nilang bilin, wag na wag kang magtapon. Hindi kaya. Init. Ah, ang init. Ang hang. Sip-sip to the bone. Sayang. Okay, next time ulit guys ha. 21 ulit tayo. Ngayon, dito na lang muna tayo kasi ang labahin ko naghihintay ng ano, isasampay ko kasi umuulan. Gina, bye-bye. Thanks for watching. Sana na-enjoy kayo. Bye-bye. See you in my next videos.